Tagal ko hindi na papasyala yung mga tropa ko ah. Ano kaya mga nangyari sa kanila? Tagal ko na hindi na nagkaparamdam. Baka kung ano sabihin nila, nagtampo na ako sa kanila. Ano kaya mo ngayon? Cheer! Ano pa ay sayang, dalawa na lang tayo ngayon. Dilikas natin na lang kung anong nangyari sa taon. Parang bigyana lang dito. Ay, ito na pala siya eh! Patar ka dito, Chris. Tama-tama yung dating mo. Kuhaan mo yung isa dyan. Bigay mo sa kanya. Ako ka pare. Sige lang pre. Di na kasi ako nagiinom ngayon. Tsaka ano, nag-ano sa anak ko yun. Di na ka, isan lang eh. Buti kayo. Inom-inom lang ah. Brandy ang alak namin dito pre oh. Oo nga eh. Pagbigyan mo na kami. Ngayon ka nga lang nagparamdam. Tapos hindi mo pa kami sasamahan dito. Parang walang mga problema yung ano eh. Wala yung hindi mo paano. Ano kasi problema niya? Tagal ka na namin hinahanap para makasama ka namin sa mga balik. Hindi mo ngayon kung hindi ka pa dumating, dalawa na naman kami. Tagal mo. Okay, mag-tira. Sige lang. Nagbago ka na yata sa amin. O nga pala, ano ba yung problema sinasabi mo? Problema kasi nahihirapan ako ngayon maghanap ng trabaho. Halos ilang beses sa isang araw ko nag-a-apply, wala pa rin ako. Eh ano nga pala, ano bang nangyari doon sa trabaho mo? Napakaganda kayo ng trabaho mo. Wala pre, masyadong maraming sip-sip doon. Ang hirap kung ano, kahit mabuti yung kinagawa mo, wala, masama ka pa rin. Eh pare, isa yun sa pangit na trabaho kapag kaano ganyan. Kumpanya di ba yun? Nahirapan nga kasi ako maghanap ng trabaho. Mahirap naman kung aasa lang ako lagi sa magulang ko. Nakakaya naman sa edad ko na ito eh. Aasa pa ako sa kanila. Tignan mo siya. Dati niya kagapon, pinadala siya, kaya tignan mo ngayon, kaya umiinom na lang kami. Libre niya pa to. Pagbigyan mo na ako, par. Kasi, si daddy, pinadalaan ako ng budget ko, galing na galing sa Singapore. Buti kayo. Kahit anong gusto niyo, nabibili niyo. Bakit ikaw, par? Ako, par. Sa totoo lang, hirap pa ako kahit minsan, dalawang beses na lang kami makakain sa isang araw. Kasi kapos kami sa budget. Ay yung alam mo naman yung nanay ko. Ang hanap buhay lang na may pagtitinda ng mga gulay. Minsan wala pa kami nahahani. Ba't ano nga parang nangyari sa trabaho mo? Di ba napakaganda nun? Oo, nagtrabaho ako doon sa Manila. Problema yun, construction yung ano namin. Maliit na nga sahod, ang daming pansipsip. Kahit anong ganda ng trabaho mo, pag gano'n ang mga kasama, sisiraan ka, wala rin. Mahirap nga yan pare, naranasan din namin yan nung hindi pa kami nakakaon sa hirap. Kuhaan mo nga yung tapot nga yung alak pa dyan. Bagay mo pares, kasi wala na ng laman to eh. Ganyan ngayon ka, ano yan, ka galante yan, barkada natin yan. Minsan pare, lang, natin. Minsan lang magpadala si daddy eh. Hindi mo pa ako pagbigyan, oh, dalawa na yan. Eh, oh, cheers! Anong plano mo ngayon sa, ano mo, buhay mo? Kung, pre, kung may tutulong lang ako sa'yo, wala eh. Wala akong may tutulong, gawa lang, si daddy lang nagtatrabaho sa akin, sa amin. Kaya ako ngayon, kainom-inom na lang. Masarap ba itong alak niyo? Parang galing ibang bansa pa ata ito ah. Dala nga. Padala ni daddy niyo. Dala nga ni daddy ito, galing Singapore. Ni daddy ko naman, wala pa. Bago pa lang kasi nakahanap ng magandang trabaho sa Kuwait. Kaya ito muna ngayon, siyempre, chill-chill lang. Ilang, halos isang taon na rin ata ako hindi nakakapag-inom. Taray mo pre, masarap yan. Sa pagtipid, wala. Kailangan unahin ko pa yung anak kaysa sa pagkain ha. Eh ano naman, kamusta naman yung mga inaanak namin? Okay naman. Ayun. Hindi. Kahit paano eh, nakasusuportan pa naman. Hindi pre. Kaya yan, laban lang. Ganun talaga ang buhay. Huwag kang susubo. Hirap ng trabaho ngayon, lalo ngayon ang dami pang kailangan bago ka makapasok. Eh alam niyo naman pre na hindi ako nakapag-aral ng ano, hindi ako nakagraduate. Tapos, ang totoo niyan, sa grade 1, halos limang beses pa nga ata akong bumalik eh. Wala kasi, masyado maano yung ano ko. Try mo kaya, try mag ano, mag-testa ka, mag-ibang bansa ka. Yeah, pre. Alam mo naman, ano, nahina yung utak ko. Hindi ko, parang hindi ko kayang ganun. Alam mo, pre, walang taong mahina ang utak. Sipag lang, kailangan at tiyaga. Eh nga, pre,
Meron nga dyan, oh. Yung batch natin, matalino, pero sa honor, oh, nasaan siya ngayon? Wala, hindi nakagraduate din. Tayo pa yung mga bobo, kagaya namin, nakagraduate na. So, ikaw lang hindi nakapag, ano, gawa lang. Tapos sabi mo, alam tapos niyo, ka sa pera. Masyado kasi malayong atpat natin, eh. Kayo, kahit hindi kayo mag-ano, may suporta naman dumarating sa inyo. Eh, paano ako, pre? Kailangan ko talaga mag-isa, maglakas ng loob. Pero, talagang mahina kasi ang mga, ano, sa mga ganyang bagay. Huwag mo sabihin yun. Parang naunahin, takot. Parang dinadown mo yung sarili mo sa mga pinto mo, eh. Parang minsan, iniisip na lang na ano kaya kung magaya na ako sa mga taong nandun, palaboy. Good, parang, yun ang huwag mong gagawin, pre. Kasi, sa panahon ngayon, sarili mo yung tatatagin mo, eh. Oh. Hindi mo kailangan sa amin, hindi mo kami kailangan kaingitan. Ikaw mismo gagawa ng buhay mo. Kung mag-iisip ka kung paano mo papaunlad. Tama yun, pre. Huwag na huwag mong ipapasok sa isip mo ang sumuko. Kasi kung susuko ka, pre, ikaw ang ilaw ng tahanan. One time na sumuko ka, sino pang kakapitan ng pamilya mo, mga anak mo na lang? Yun nga, pre. Iniisip ko rin naman yun kasi minsan talaga may time na parang wala na ako sa ano, eh. Parang iniisip ko na lang. Bagay na hindi naman ka dapat kasi talagang sa problema mahirap kang umisip pag nandun na yung problema na parang di mo na alam yung gagawin mo. Di, pre, laban lang. Kaya, miyempre, kilala ka namin, eh. Patatag ka lang. Kung ayaw mo naman mag-test, ah, mag-aral ka. Marami nga dyan ng mga matanda na nag-aaral pa, oh. Tinan mo naman sila nga. Eh, kung mag-aaral lang, para naman yung pamilya ko. Di, pre, saan sila kakapit? Ako, alam mo naman na ako lang yung inaasahan. Na halos yung magulang ko, ganun. Tapos, pag ako nawala pa sa ano namin, di, paano nang ano namin? Di, lalo nang wala kami nakain. Sabagay nga. Kaya, minsan, tinatry ko pa rin mag-apply kahit saan. Ayun, pre, tama yun. Huwag ka sumuko hanggat hindi ka nakakapasok sa trabaho. Sika lang. Sana nga may dumating na makapigyan ako ng maganda ng trabaho. Malay mo, bukas, sa susunod na araw, meron. Diba? Iwala ka lang sarili mo, kaya mo yan. Ay, nga pala, pre. Baka hinahanap na ako ng pamilya ko. Sige, pre. Maulay ako kasi alam mo naman. Pre, payo lang namin, pre. Huwag kang susuko sa buhay. Sige, next time na lang ulit. Tuloy lang. Okay, pre, ingat. Ingat, pre. Salamat. May nangyari sa tao na yun. Wala naman tayong magagawa hindi ang siyempre damayan siya sa problema niya, di ba? Ang gawin niya lang talaga sa kung makikinig siya sa atin, ano lang, lakas ng loob, huwag siyang tumigil. Kasi marami namang opportunity dyan ng mga trabaho papatuhan. Tiyagaan niya lang talaga mag-apply. Huwag lang siya patamad-tamad. Pero hindi naman siya kasi talaga tamad. Sipag siya, eh. Kaso nga lang, kaya naman daw siya natanggal sa trabaho. May mga sip-sip na kasamaan siya. May tiwala ako doon, makakapasok sa mga kahanap ng trabaho. Malay natin, bukas, sa mga susunod, umangat na rin yung buhay niya, parang kagaya natin. Sige, pre. Ito tayo. Sige, pre. Paano, Ben? Masyado lang iba yung lumalabas sa mga bibig natin sa podcast. Ito tayo, man. Next time, and next year. See you later. Sige, pare, paano na ako? 6 months later. Ah, pakasarap maligo ngayon, pare. Ngayon. Ah. Sige, pare, mga press ko yung katawan natin dyan. Ano mo? Pre, hindi ka pala si Karin niya, oh. Mag-aaga na nilikin saan kaya ang punta nito. Nag-aagaw akong mag-banding ang putik. May problema na ngayon. Tara, punta na. Oh! Ikan pala kayo! Kaya kayo dito! Pumula kayo dito! Malamit dito! Mayroon dyan! Pinaga mo dyan, pare. Diyan ka pala kayo naka-assign. Ayos, pare, ah.
Buti naman at nakahanap ka ng magandang trabaho. Dapat pala, nagdala tayo ng marami ito para nabigyan natin si pare niyang, no? Kaya saan na pare? Wala, ito lang talaga na dala namin. Sakto lang, hindi naman namin alam na dyan ka. Pre, dyan lang muna kayo. Puna muna kayo dyan. Rililis ko kasi ito eh. Pumunta kami rin ito, pre. Pagpintuan muna tayo. Tagal din natin din nakita. Oo nga, pare. Kasa naman nagpapakahirap pa dyan sa ginagawa mo. Pwede, pare. Kasi, alam niyo ba? Dito na ako nagpatrabaho. Kaya kailangan eh, baka ba kabago-bago ko, matanggal na naman ako eh. Kaya kailangan ko mag-sitap. Pare, mauna na ako, gawa ng milakas sila dati ngayon. Ha? Paano kung malinito ko dito? Uy, pare, baka bukas na ako malinito kasi milakas sila dati ngayon. Kaya nga, may ikwento sana ako. Pero sige, baka kailangan na kailangan ko. Diba? Tara. Tapang tama si Daddy ang may-ari nito pero hindi pinakatiwala niya sa lumakumpare niya. Tama na. Marami na sa isko ko dito kasi. Ako ay halos sa isang taon, isang isko na lang makita si Daddy sa pag-drum dito. Kaya pala itong resort na ito, ngayon ko lang nalaman pa rin ah. Di madalas ka rin pala dito, pre. Kaya pala ngayon. Naanga eh. Gulat ko nga nakita kita rito, pre. Dito, sa inyo pala itong ano na ito. Sabi ko sa'yo, pero, pre, salamat nga pala sa tayo ninyo nakarana. Kahit paano, may mabuting puso naman na nakahanap agad ako ng trabaho. At sa ano lang, yun nga, nakahanap ako. Tapos hindi pa malayo sa pamilya ko. Kaya salamat, pre, sa ano nyo. Dito lang pala ako makakahanap niya sa malapit sa atin. Sabi ko sa'yo, pre. Ipag lang at dagat. Makakakita ka rin ng trabaho. Tapos, ang ganda pa lang napasukong ng trabaho. Lagi tayong magkikita dito. Ano, madalas ako dito nang babakasyon kasi sabi ko naman mayari ako dito. Sige, pre. May iwan na kita rito. Tagal bumalik ni paring ano eh. Kala ko maniligo ka pa. Pre, hindi mo pang tapos din isang pre. Baka mamaya, babalik ako. Salamat ah. Ah, sige. Pero, balik ka ha. Tama ka ba sa amin mamaya? Papaalam kita. Ba, hindi pwede pre kasi hindi ko patapos dito eh. Kailangan ko magbantay dito. Hanggang gabi na, meron dito ano. Eh, sige pre. Maniligo eh. Taga lang. Makakalakas ka din. Sige pre, salamat. Sige. Ingat. Kung hindi siguro dahil sa dalawa na yun, baka ngayon, hindi pa ako nakahanap ng trabaho. Kasi sa totoo lang, nanon na rin talaga ako maghanap ng trabaho. Kaya salamat sa dalawa na yun. Kahit paano, nakahanap ako ng trabaho na malapit lang. At yun nga, hindi pa ganong mahirap. Ito lang, matilingos, magbantay. Ay, salamat talaga sa tropang ganun. Diba talaga, pag may mga kaibigan kang tapat, yung hindi magbigay ng payo. Eh, malaki din na itutulong, lalo na pag may mga tropa ang ganun. Kaya salamat sa mga tropa ko, hindi mga basagulero. Salamat at nakatropa ang ganun na hanggang dumamay kahit anong oras. Kahit nga maangat sila sa buhay, salamat ako kasi tinuring nila ako kaibigan kahit na ganito yung tayo ko. Mahirap lang. Kaya salamat sa mga tropa na kahit ikangat sila eh. Nakikipagkaibigan sila sa tulad ko. Kaya sa mga kaibigan ko yun, nabis yung mga ganun tropa.